kanyang kwarto. Ang iniisip nga namin, kung inilagay namin siya sa ICU, mas na, ng mas maaga, mas mabuti kaya. Ano po? Nevertheless, hindi na natin yun masasagot. Ano po? Pero, ito po ang naging sitwasyon ng nanay ko. Ang nanay ko po ay talagang she died of multiple organ failure. Bakit? Kasi yung liver niya ay talagang failed na. Ano po? At alam naman natin na ang liver, yan yung nagsisikret ng enzyme. Na yung enzyme na yon, yun yung nagpapataas ng immune system para labanan ang mga infeksyon. Ano po? So liver niya. Pangalawa, yung kanyang kidney. Ano? Siya po ay ano na, nung nasa Medical City siya ay she was diagnosed as CKD4. Ano po? Hanggang 5 lang yung rating, ano? Pagka ikaw ay naging CKD5 ay talagang no other option but i-dialysis ka. So parehas po sa kanya 'yon, ano? So dalawang organ na 'yon. Eh nung siya po ay ipinasok sa emergency, nagbalik yung tubig sa baga. So pangatlo na 'yon. Ano po? Bandang huli, humina na yung puso niya. Apat na. So kanya 'yun po ang nangyari sa nanay ko, ano. Now sa mga nanalangin at nagpaabot ng kanilang pakikidalamhati sa amin ay it was a comfort, ano po. At salamat sa Panginoon na binigyan kami ng lahat ng aming pangailangan, financial, emotional, spiritual, at saka mga katugunan sa maraming mga katanungan. Ano po? Kanina yung sinasabi ko, in a period of January, during her first confinement, hanggang itong July, ano po, yung kanyang last confinement, kasama na po ang kanyang burial, gumastos po kami ng almost 3 million pesos, accumulative, ano po. Kanya sabi ko sa inyo kanina na walang mayaman na in a period of 6 or 7 months, gagastos ka ng 3 million na matutuwa, ano po. Pero, wala po kayong nakita, nabasa o narinig ngayon lang po, ano, ngayon lang na ako ay humingi ng tulong, ano po. Hindi po ako humingi ng tulong. Maglalabing 8 taon na po ang Metro Laguna Baptist Church, pero kailanman po hindi ako nagkaroon ng public announcement na tulungan niyo kami. Nung una, nung bago ako magsimula, talagang nagkaroon ako ng deputation. Deputation through ano, through letters, ano, at saka through announcement sa social media. Pero wala naman nagre-responde, ano? Kanya nag-decide ako na sabi ko, hindi ko naaantayin ang tulong na kailangan ko. Kinakailangan ko magsimula kasi nangangamatay na yung mga taong dapat nating dalhin sa Panginoon, ano? At palala ng palala ang ating syudad. Church na tayo nang dumating at makilala ang Calamba City as what? The drug capital of Calabar Zone. Ano po? At hindi lang yon, naging prostitution capital. Ano? Kanya sabi ko, teka muna, this is the city of our national hero. I don't want to be in this city. Tapos makilala ang ating syudad as prostitution and drug capital in the Calabar Zone. Ano po? Now, no church can single-handedly address the issue. Kanya kinakailangan ang lahat ng mga churches, Baptist, non-Baptist,
for as long na sila ay evangelical, ay dapat talaga magtulong-tulong. At yan po ang ginagawa natin simula noon. Ano? Simula noon ay we were consolidating the strength of many Baptist churches in Laguna. Ano po? The history will not deny my statement ngayon. Ano po? Kasi hindi naman natin kaya talaga. Ano? Pero kung tayo ay magpapakita ng ating desire sama-sama, ay naniniwala ako na meron tayong magagawa. Kanya noong bago umupo si Mayor Rizal, naalala nyo na meron tayong pastors meeting dito na 13 pastor kami na ini-initiate ko at ini-instigate ko na bago siya umupo, ay magkaroon kami ng written commitment sa ating mayor, incumbent na ngayon, na we are in support to his administration. Ipapanalangin siya, magiging kapartner kami sa bagay na hindi kayang gawin ng mga politiko ng ating gobyerno, pero kayang gawin ng church. Ano po? Ano yung kayang gawin ng church? Yung magpangaral na salita ng Diyos. Ano? Na sa bawat barangay ay may mga iglesia. Ano? Kasi ngayon, naging tribal. Ano? Pagka walang Baptist na pangalan, kaaway. Pagka ano, hindi sa kanila, kahit na tama ang ginagawa, mali. Dapat hindi ganun eh. Dapat maalis yun eh. Ang mahalaga na sa isang barangay, yung barangay hall, nagagamit ng mga Kristiyano araw-araw sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Wag lang kulto. Naunawaan niyo mga kapatid, basta evangelical. Kanina nakita ko yung mga galing sa malaking simbahan dyan, mga naka-long sleeve na puti pa. Ang aaga! Galing na sa simbahan. Ang mga Baptist, nako. Nakapanambahan na sila, naglalakad na sa kalsada, mga Baptist, mga tulog pa. Ano po? Paano naman natin mababago ang ating syudad? Tayong mga mananampalataya, hindi nga tayo makapagpahayag na Baptist tayo. At kapag tinanong tayo, bakit ka Baptist? Hindi nga natin masagot. Ano po? Ni hindi nyo ipinapakilala ang pastor ninyo sa mga dapat na makausap na mga leaders na ma-expedite natin ang proclamation of the cause, CAUSE of Christ. Ano po? Alam niyo mga kapatid, marami akong natutunan. Sabi ko nga sa inyo kanina na sa lahat ng mga pangyayari na nagaganap sa ating buhay, dalawa lang po yan, sa ikatututo natin at sa kaluwalhatian ng Panginoon. Para makapagpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Sapagkat bago mangyari ang anumang bagay sa ating buhay, dalawa ang pinagpipilian ng Panginoon, pigilan o pahintulutan. Pagka hindi niya pinigilan, pinahintulutan niya, meron siyang layunin. Kanya, alamin natin kung ano ang layunin ng Panginoon. Now, tingnan po ninyo. Ako po ay nagsiyasat nitong mga huling araw. Ang sinabi ko nga, talagang toxic ako to some people. Bakit? Acid ako eh. Ang acid po, could be harmful and useful. Ano po? Kagaya kanina, nalinis natin yung hallway kasi dumi-dumi nung dumating ako rito. Abay, ginamitan natin ang diluted acid. Ano po? At minap natin. Hindi ko katwiran na hindi naman kami ang nagdumi dyan ng buong linggo. Dyan sila dadaan bago makarating dito. Aba, di isa tayo sa pagbibintangan. Ano po? Kanya mas maganda, ayusin na natin. Kasi pag sinabing, abay malinis, kasi may Baptist dyan eh. Kasi may church dyan, di ba? Alright, mas maganda yun, ano? Kesa
magtuturuan. Hindi po amin yan, sa restaurant po yan, o dyan po yan sa kung ano-ano. Hindi, linisin na natin. Ano. Para pag nakita ng Panginoon na katiwa-tiwala tayo sa hindi atin, Luke chapter 16, e baka ibigay ng Panginoon yung kaukulang para sa atin. Ano po? Kanya, alamin natin para makapagpasalamat tayo sa Panginoon. Now, sa ministry ko, ganito po, nasiyasat ko na I did away from the old school. Ano po yung old school? Yung old school is an extreme. Ano yung extreme na yon? Na ang mga pastor ay authoritative and controlling. Na ibig sabihin, walang magaganap nang hindi talaga binerbalize ng pastor. At nasusunog na ang building. Sasabihin ng mga manggagawa, anong gagawin natin? Tatawag ba tayo ng bumbero? Antayin natin si pastor. Tawagan natin si pastor. Kanya pagka walang ano, walang kikilos. Ano po? At authoritative. Ano po? Ang gagawin mo lang, kung ano yung sinasabi ng pastor. Parang robot ka. Wala kang sariling bait. Now, sumunod ako sa ganong sistema. Pero, mga kapatid, nung ako ay nasa ganong sistema, ang sabi ko sa sarili ko, pag ako na, babaguhin ko. At binago ko nga po. Kanya nung ako na, mula sa extreme, napunta naman ako sa other side of the extreme. Ano yung other side of the extreme? Na hindi ako naging Lord of the flock. Lord of the rings. Ano? So, pero hindi ako naging Lord of the flock. Naging lax nga ako sa aking leadership. Bakit? Hinati ko ang mga grupo natin, o hinati ko into groups ang ating church. At ang mga grupo na yan, adults men, adults ladies, young men, young ladies, sapagkat sila ay itinalaga natin sa isang katungkulan, binigyan natin sila ng authority. Bakit? Kasi yun ang paniniwala ko noon. Merong delegation of responsibility, pero walang authority. Hindi siya makapag-decide on his own. It must be decided by the pastor. So, sa atin, other side of the extreme, nagtalaga tayo ng mga tao sa iba't ibang ministeryo at binigyan natin ng full authority. Here's what happened. Makinig po kayo. Dumating na I lost touch of the people. Bakit? Kasi may mga leader na. Sa panimula ng Metro Laguna Baptist Church, saksi si Pastor Noel Cantos. Ako lang siguro ang isang pastor na nagsisimula ng gawain na nirequest ko ang ating mother church na yung mga kasama ko na kinikilala kong co-leaders ay bigyan ng authority to baptize. Kanya nung pasimula, ang dami naming nagbabaptize. Ano? Lahat ng mga kasama ko. Bakit? Kasi ang paniniwala ko po noon, halimbawa, siya ang nagbaptize doon sa convert na yon. Magkakaroon ng personal attachment. At syempre, magiging responsibility na ng leader na i-disciple yun. Walang masama po doon. Naniniwala po ba kayo? Kanya lang, yung nangyari sa atin, napakabilis nating nawasak. Alam mo kung bakit? Sa dami ng leaders. At bawat leaders, may tao na meron siyang authority. Wala ako noon. Kasi noon, noong mga panahon na yon, dito sa extreme na pinanggalingan ko, talagang idinadala namin ang tao para kilalanin ang pastor. Parang naging Diyos na nga ang pastor. Halimbawa, kaibigan mo may sakit. Siyempre, kaibigan mo yon, dadalawin mo, di ba? Yung pagdalaw mo sa kaibigan mo, ang sasabihin mo pa nga,
nandito ako kasi pinapunta ako ni pastor dahil nabalitaan niya na may sakit ka. Hello? Pastor yan lahat. Kanya walang taong makaka-ek-ek. Sapagkat kahit sila mga leaders, pastor ang bukang bibig. Hindi po nangyari sa atin yan. Kanya ang lahat ng mga leaders natin may impluensya sa lahat ng mga tao na nasasakupan nila. Naunawaan niyo po mga kapatid, parehas extreme, parehas may kalakasan, parehas may kahinaan. Kanya kung pahihintulutan ng Panginoon ay ibabalansyado natin. Ano po? Bakit? Sapagkat sinasabi ko nga, kahit noon pa, na kapag nakita mo na ang tubig na iinumin mo ay napatakan ng isang patak ng lason, hindi mo na siya iinumin. Tama? Kanya noon, tinuturo ko, huwag kayong makikinig ng mga negative na bagay patungkol sa pastor nyo sapagkat siya ang ginagamit ng Panginoon sa likuran ng pulpito para magturo ng salita ng Diyos. Kasi pag nalaso na yung utak mo, nandito ka pero hindi ka na nakikinig sa Diyos. Bakit Diyos pastor? Eh, ang sinasabi ng pastor, salita ng Diyos eh. Kanya habang nangangaral ang pastor, mayroon, pinatamaan na naman ako. Mga ganun-ganun ang mga member. Alam niyo mga kapatid, hindi ka pinapatamaan. Kinakausap ka ng Diyos. No? Kanya, darating sa ano natin, meron akong kaibigan na meron siyang global ministry, training pastors, national pastors, ano po, training national pastors sa iba't ibang mga bansa, na binigyan niya ako ng napakaraming mga aklat na sinulat niya. Panalangin niyo si Dr. Bill Hill. Bill Hill. Panalangin niyo siya. Ano? Actually, several years ago, I hosted a lunch meeting sapagkat siya, pag nasa Pilipinas, ay nagko-conduct ng seminar sa Bicol. Ano? Later on, nagko-conduct na siya sa Cebu, Davao, pero wala pa ako nabalitaan na ginagawa niya sa Southern Luzon. Ano po? Dito sa Calabar Zone o Laguna. Kanya, I hosted a lunch meeting kasama si Pastor Recto and some of our pastor friends na ang plano ko is to lure him in to make me one of his partners. Hindi aalisin ang mga previous engagements niya na, pero iko-consider niya ang Calabar Zone under my leadership. Hindi po nangyari yon. Pero inalagaan ko yung aming relationship. So, itong week na to, ibinigay niya sa akin ng napakaraming aklat na siya ang sumulat. Ano, sabi ko, sabi niya marami pa akong sinulat dito. Eh bakit hindi mo gawin na yung computer ko maging external hard drive mo? Ibig sabihin, pasok mo lahat dito ng mga trabaho mo at i-stack ko lang siya dito para kung mag-bog down yung ano mo dyan, eh meron ka pang reserve na ano, total ownership mo naman yan, pangalan mo ang nakalagay dyan. Ano? At sa isang banda, pag meron ako nakita na kapakipakinabang sa ministry namin, eh gagamitin ko with your permission. Ano po? So, ito nga ang nangyari. Sabi niya, concerning conscience, sapagkat last week I was talking about conscience. Sabi niya, Pastor, hindi mo ba alam na meron akong aklat patungkol sa conscience? It is a short book, pero it is a good reference kapag pinag-usapan ang conscience. Aba, binasa ko. Ano po? At napakaganda. Kanya gagawin natin na series of lesson sa short series of lesson.
yung conscience. Ano po? Bakit? Kasi ngayon, pag sinabi mong conscience, it is subjective. Anong klaseng conscience? Oh, bibigyan ko kayo ng bird's eye view. Ah. Kung wala ang salita ng Diyos, ang conscience natin, kanya-kanya. Kung wala ang Bible. Napansin niyo ba yan? Kapag wala ang Bible, ang conscience vis-a-vis standard ng pamumuhay natin, standard ng what is wrong and what is right, pakihanap nyo nga sa Acts chapter 2, yung salitang accusing or excusing. Nasa isang version. Okay? Sa Acts chapter 2. And then flash it for me. Okay? Now, kanya kung wala ang Bible, ang standard natin ng morality, depende sa tao. Yung tama sa akin, maaring hindi tama sa iyo. Pero yung ganun din naman, yung mali sa iyo, maaring hindi maging mali sa akin. Kasi walang Bible. Pero dahil meron tayong Bible, ito dapat ang maging standard ng ating conscience na magdidikta ng ating morality, na magdidikta ng ating pamumuhay. Nakita niyo na yung verse? Tama, Romans. I'm sorry. Romans 2:15. Paki-flash nga Romans chapter 2 verse 15. Ano sabi diyan? O tingnan niyo ha. Which show the work of the law written in their hearts. Their conscience. O bilugan niyo yan sa inyong Bible. Kasi may nagtanong sa Facebook na dumaan sa timeline ko at sinagot ko. Ang tanong niya ganito. Paanong maliligtas ang mga tao na hindi nakapakinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Aba, bakit? Panahon ni Adan, may ebanghelyo na ba? Nakagaya ng ebanghelyong alam natin. Pero sabi ng Bible, show the work of the law. Yung law na peculiarity ng Israel. Ano po? Sabi doon, anong adbentahe ba meron ng mga Hudyo? Diba sabi sa Romans chapter 3? Pagkasunod niyan. Okay? Pagkasunod niyan. Ano po? Much in every way. Sapagkat sa kanila. And by the way, bigyan ko kayo ng outline. Ha? Romans chapter 1, Paul was dealing on the sin of the world. Sin of the world. Alright? Romans chapter 2 spread over ang sin of the world to the Gentiles. Kanya makikita nyo, sin of the world, then Gentiles, then Romans chapter 3, the sin of Israel. Jews. Lahat ng tao throughout the ages, binubuo lamang ng dalawang ethnic groups. Ano po yun? Jews and Gentiles. Huwag niyo kakalimutan ha. Romans chapter 1, dinil ng Panginoon ni Apostle Paul yung kasalanan ng buong sanlibutan. Hindi klaro doon, basta't buong sanlibutan, lahat ng tao. Unti-unting nagliliwanag pagdating sa chapter 2 na pinatutungkulan hentil. Alright? And then, pagdating sa chapter 3, lalong lumilinaw na ang pinatutungkulan Hudyo. Are you with me? Kanya makikita nyo, progressive ang pagsusulat ni Apostle Paul. Now, after the fall, nung magkasala si Adan at saka si Eva, naipasa na ang kasalanan sa lahat ng tao. So, ang dispensation na kung saan si Adan ang main character,
Ang tawag natin doon, the dispensation of what? Innocence. Innocente sila. Innocente in a way na wala talaga silang kaalam-alam. Wala silang alam sa pagkakaiba ng katwiran, kabanalan, at kasalanan. Wala silang alam. Parang computer. Walang program. Are you with me? Innocente. Nung mahulog sa kasalanan, natapos yung period of innocence, ang pumasok, the period of conscience. Kanya nga sinasabi ko, sa bawat dispensation, dahil house rules yan, mga pamantayan ng Panginoon, ano yung house rule sa period of innocence? Huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Yun ang house rule. Kapag ka ginawa nyo yan, kasalanan yon, transgression yon, parurusahan ng Panginoon, at patapos na maranasan nila ang kaparusahan, panibagong dispensation. So, from innocence to conscience. Pero ito nga po, kahit na nagtatapos, kasi nasa dispensation tayo ng grace. Ano po? So, sa pinaniniwalaan ko at itinuturo ko, yan po ay pang-anim. Ano po? Now, dahil pang-anim yan, hindi naman nangangahulugan na yung lima obsolete na. Hindi po ganon. Pagkatapos ng innocence, pumasok ang conscience. At hanggang ngayon, merong konsyensya ang tao. At yun ang ginagamit ng Diyos para makipag-usap sa lahat ng tao, may Bible o walang Bible. Naunawaan niyo mga kapatid? Dahil hindi po nakakancel out ang mga naunang dispensation, nagpapatung-patung sila. Alright, last week, sabi ko sa inyo, ang pinakamalapit sa dispensation natin, anong dispensation natin? The dispensation of grace. Ano yung pinakamalapit? The dispensation of law. Kasi dalawa lang yan, ang pagitan, cross of Calvary, the redemptive work of Christ. Kaya makikita natin, pagka nagtuturo si Apostle Paul, merong reference doon sa pinakamalapit na katatapos lang. Bakit po? Kasi dahil katatapos lang, meron pa silang reflex, meron pa silang na dahil yun ang kanilang mahabang panahon pamumuhay nila, nakakaugalian pa. Parang naging tradisyon. Naunawaan niyo mga kapatid. Namatay na si Kristo. Kanya, after the death of Christ, pumasok ang dispensation of grace, ina-address ni Apostle Paul na bagamat hindi naman talagang mali yun, pero ngayon, dapat matutunan nyo na iba na ngayon. Naunawaan niyo mga kapatid? Dahil, ang Panginoon din naman ang nagsasabi. Alright, pag-usapan natin ang conscience. Sabi ng Bible, the law. Kasi ito ang sumulat na si Apostle Paul, Romans, after na ng death of Christ. Ano ang pinakamalapit? Dispensation of the law. Sabi ni Apostle Paul, the work of the law. Law is about working out your righteousness. Are you with me? You need to work for it. Kasi work of the law. Are you with me? Ibinigay ni Moses yung batas sa Israel, hindi para tignan lang, kung hindi para sundin. Kanya nga, work of the law. Are you with me? Alright. Sabi rito, which showed the work of the law, kung babasahin niyo yung mga nauna, yung which doon, yung natural creation ng Panginoon. Nagtuturo daw na merong Diyos, which showed the work of the law, ano sabi diyan? Written where? In their hearts. Ano yung puso na tinutukoy? Their conscience. So yung law
was written in their hearts. Teka muna, bakit written in their hearts? Hindi ba written in two tablets of stone na binasag ni Moses? Hindi pa siya nakakababa, binasag na kasi. Violated na kagad eh, idolatry ka agad ang kasalanan nila eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Kala ko ba sa bato na kasulat, pero bakit written in their hearts? In their consciences. Kasi talagang simula noon, after the fall of Adam, ang tao may konsyensya at ginagamit ng Diyos ang konsyensya para makipag-ugnayan sa tao. Naunawaan niyo mga kapatid? Ano sabi diyan? Their conscience also bearing witness. Yung konsensya daw ng tao, nagpapatutuo. Ano ang pinapatutuhanan o ano ang tinetestify? Bearing witness eh. Pag sinabing witness, yan ay legal term na hindi ka tatawagin sa isang hukuman, sa courtroom, na hindi ka talagang nakakita ng pangyayari. Witness. Okay? So, yung conscience daw, nagwi-witness. Saan? Sa lahat ng tao. Are you with me? Ibig sabihin, ang konsyensya ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. Ang witness ang tinatanong ng judge, di ba? Tatanungin ng judge yung witness. Ano ba nangyari? Ano ba nakita mo? At batay sa kapahayagan ng witness, doon maghahatol ang judge. Are you with me? Now, sino ang humahatol sa atin? Conscience natin. Yan ang magpapatutuo sa harapan ng Diyos patungkol sa atin. Yung conscience natin. Ano sabi doon? And their thoughts, the meanwhile, accusing or else excusing one another. Kanya nga, yung konsyensya na yan, pagharap sa Panginoon, magte-testify ang conscience patungkol sa iyo. Kasi ang Diyos nagtatanong, sino ba to? Sino ang magsasalita para sa atin sa harapan ng Diyos? Yung konsyensya, kasi yun ang witness. Ang sasabihin lang ng conscience, guilty or not guilty. Accusing, guilty, or excusing, not guilty. Pero sa panahon natin ngayon, yung conscience ba makatatayo sa harapan ng Diyos? Bakit? Eh kasi ang konsyensya natin ngayon nakabatay sa popular opinion. Hello? Kung magbobotohan kahit na sa ang local churches, mahahati talaga ang kongregasyon sa maraming bahagi. Bakit? Iba-iba ang batayan ng tao. Are you with me? Sa kanyang konsensya. Kahit na immoral na yung pastor, dahil kaibigan niya, dahil sa nakikinabang sila, dahil magkabarkada sila, mag-iiba ang hatol niya. Naunawaan mo mga kapatid? Are you with me? Hello? Nangyayari po yan kahit sa barangay Milet. Makikita mo yan. Leader, susundin ko ba siya? Eh, ang ginagawa niya mali. Paano mo nasabing mali? Dahil hindi ka nakikinabang sa kanya? Pag nakikinabang ka sa kanya, tama? Maraming standard na pwedeng sundin ng tao. Are you with me? Sa Facebook ngayon, ang standard, paramihan ng likes. Hello? Hindi nangangahulugan na popular ka, tama ka. Kasi ang pinakamahalaga, ano ang sinasabi ng Diyos, hindi kung ano ang sinasabi ng tao. Kanya mahalaga yung konsensya. Oh, kanya yan ang gagawin natin na series of lesson natin, short, ano po, para madala natin ang mga mananampalataya sa kung ano ang dapat na konsyensya na panatiliin niya sa kanyang puso. Kasi, ang sinamahan mo, immoral na eh.
Pero dahil marami kayo, tama kayo? Nanawaan niyo mga kapatid? Oh, you see, ah, mahalaga ang conscience. Paki-flash yung Acts 24:16. Oh, ito yung mga verses na talagang dapat niyong pag-aralan, ha? Acts chapter 24 and verse 16. Ano sabi diyan? Si Paul ang nagsasalita. Ano sabi niya? At sa pamamagitan nito o sa kadahilanang ito, and herein do I exercise myself. O pakiguhitan niyo po yan. Bilugan niyo yung unang phrase na yan. And herein do I exercise myself. Ang ibig sabihin po niyan, si Paul ang nagsasabi na he has this personal discipline. Personal discipline. I exercise myself. It is a discipline na ginagawa ni Apostle Paul sa buhay niya na dapat nating gayahin. Ano po? Ano sabi diyan? To have always, o bilugan niyo yung salitang always, it is a discipline, number one, and number two, always, it is a daily discipline, always. It is a daily discipline. Ano sabi doon? Ano yung daily discipline na talagang ginagawa ni Apostle Paul? Ano sabi niya dyan? To have what? What's the word? Sabihin niya na malakas. To have a conscience. To have a conscience. Conscience ang pinag-uusapan natin, di ba? Conscience, anong klaseng conscience? Void of offense. Pag sinabing void of offense, bilugan ninyo, yan ay pure conscience. Busilak, malinis, proper, right, righteous kind of conscience. And by the way, sa series of lesson natin, natatalakayin natin ang conscience, madadaanan natin ang iba't ibang uri ng konsyensya. Na hindi lang ito presente sa mga hindi mananampalataya, kahit na sa mga mananampalataya. O, bigyan ko kayo ng teaser. Bakit ang pastor nakagagawa ng sin of lasciviousness against his members? Eh, meron lang akong pinost na ruling na, talagang merong naging kasong ganito na ang isang pastor nahatulan ng guilty of what? Sexual molestation. Ha? Hindi katakataka kung ordinaryong tao yan. Pero pastor, pero magpasalamat kayo mga kapatid na yung pastor hindi Baptist. Pero nevertheless, pastor. Religious leader. Alright? Now, tanong. Bakit pastor siya? Nagkaroon siya ng kasalanang lasciviousness. Alam niyo ba mga kapatid, na yung kasalanan na napatunayan na yung pastor ay guilty, nangyayari yun sa lahat ng organisasyon, sa lahat ng mga units in our society. Basta ikaw ay nasa authority. Pag ikaw ay presidente, you are in a person of authority, pwede mong manipulahin. Yung alin? Yung mga tao sa ibaba mo, lalo na ikaw ang direct. Kasi nasa leadership ka eh. Kanya nga anong ginawa ng ating bansa? Pinroteksyonan ang mamamayan. Kanya hinati into 3 equal branches.
Are you with me? Ano yung three equal branches? Executive, presidente yan. Legislative, tinatawag nating lower and upper chambers. Are you with me? And then judicial. Na sila ay in a form, co-equal branches para magkaroon sila ng co-checking. Ano? Para hindi magkaabuso yung mga nasa hukuman, hindi pwedeng makaabuso yung mga mambabatas. Kasi silang gumagawa ng batas eh. Pinag-aaralan niya ng judiciary. Constitutional ba yung ipatutupad nila? Ano? Nakagaya ng isang namamahala dahil sikat, nagpakita ng napakaraming barrel, high-powered, na ibinibigay lamang yan sa mga militar. Bakit meron siya noon? Oh, bakit? Eh ngayon, barangay tanod lang kung umasta, kala mo mayor na eh. Konsyensya ang issue dyan eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh, kaya sabi ko sa inyo, kahit na tatay, meron siyang authority over his family, barangay chairman, mayor, basta't nasa authority. Ang batas, pag ginamit mo ang iyong kapangyarihan sa isang nakabababa sa iyo, lalo na sa minor de edad. Aba kapatid, pag minor de edad yan, life imprisonment. Kasi napasang-ayon mo siya dahil authority ka at, hindi kita bibigyan ng increase. Hindi kita ipopromote. Naunawaan niyo mga kapatid? Siyempre, kung meron kang gusto sa sarili mo, sasang-ayon ka. Ano? Kanya ano sabi ko? Kapag ikaw ay biktima, makinig, pag ikaw ay biktima, magsumbong. Dito sa church, ang daming pwedeng pagsumbungan. Hindi lang pastor. At kapag nagsumbong ka, patunayan mo, pag may ebidensya ka, tutulungan pa kita para maparusahan ang mapang-abusong sino man. Bakit? Kasi iba tayo sa sanlibutan. Sa sanlibutan, okay na lang sa kanila yan, pinagbibigyan na lang nila yan eh. Pero sa atin, hindi natin dapat payagan kasi church tayo. Eh mga kapatid, yung nahatulan, hindi Baptist. Pero ako makapagsasabi sa inyo na may mga Baptist akong kilala, buhay ngayon. Mga dispalinghado. Oh, tanong, toxic ako. Naninira ako ng tao. Hindi po ako naninira. Pinoproteksyonan ko kayo para malaman nyo kung anong gagawin nyo pagka-dispalinghado na ako. Pagiging toxic ba yun? Ine-empower ko kayo. Toxicity ba yun? Ine-empower ko kayo na huwag kayong matakot. Kanya yung sinasabi nilang doctrine ng issue, hindi doctrine ng issue. Pag nagtaas ng boses si pastor, galit na naman siya. Hindi ako galit. I'm just emphasizing the truth everybody should know. Hinaharap ko nga lahat ng mga pastor eh. I-subject ang doktrina ko kung may mali. Sino ang gagawa? Kahit sino. Kahit bukas, haharap ako sa council for them to examine my teachings, my doctrines that are already made public. Pero pag napatunayan kung tama ako, anong gagawin mo sa'yo? Kanya takot sila eh. Ako, hindi ako takot. I can pay the consequences, whatever it is.
bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kasi buhay ito eh. Buhay ito. Kanya hindi ako nag-step down kasi hindi nyo inisip na ang ipinababaon nyo sa akin hanggang kamatayan ko, yung branding na ako ay heretic. Hindi mo lang na ituturo yung turo ko. Hindi mo lang naiintindihan yung tinuturo ko. Heretic na ako. Abay, mag-aral ka ng Bible mo, kid. Ano ba ang tinuturo mo sa church nyo? Tradisyon? O yung natutunan mo sa aklat na binasa mo? Sino ba yung author ng aklat na binasa mo? Eh ako, isa lang ang binabasa kong aklat eh. Nagbabasa ako ng maraming aklat, paramihan tayo ng nabasang aklat. Kung nabasa mo na lahat. O hindi naman, maaring iba-iba yung binibasa natin, iba-ibang interest. Paramihan tayo ng aklat na nabasa. Lalabang ka? Nabasa ha, hindi yung nasa library ha. Nabasa. Pero among the books that I have read, ito lang ang authority ko. Ang turo ko hindi galing sa ibang tao. Kasi pag sinabi mo na ako ay naging disipulo ni ganito, ni ganyan, alam niyo ba may kumakalat ngayon? Tinatanong ko lang eh. Sabi ko dun sa mga ano, teka muna, sino nagsabi sa iyo na disipulo mo na ako? Kasi nasa social media, tinakpan ang pangalan ko, hindi ko makita kung sino yung nagsabi. Pero, hello, mga kapatid, Mindanao, Visayas, Luzon, nagtatanong sa akin, ano ang nangyari sa Metro Laguna Baptist Church? Makinig kayo ha, makinig. Una, hindi ko kinakailangang magpaliwanag sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. That's number one. Number two, ang Metro Laguna Baptist Church nakilala not because of who you are, it is because of who your pastor is. Kahit saan ako magpunta, dala ko Metro Laguna Baptist Church, kayo yung pinagmamalaki ko. Inisip niyo ba yon? Ngayon, na-iskandalo tayo. Kanya nga para maayos lang. Mga kapatid, kahit na mga senior pastor magiging kakampi ko sa sitwasyong ito, kayo ang umalis, kayo ang pinasuportahan ko sa Mother Church. Abay, hindi pa nangyari yan. Kayo ang umalis, bahala kayo sa buhay nyo. Ako ang dapat tulungan because the authority is still on me. Tama ba, Pastor Noel Cantos? Pero bakit ang request ko sila? Para wag lang magpangalat kasi mahal ko yung mga yan eh. Pagpipiestahan talaga kayo. Oh. Mga kapatid, ako ang nagparaya. Kanya nga sabi ko sa inyo, ang ministry natin, in a way, you pampered me. Kasi talaga nagtiwala naman ako. Tiwala talaga ako sa mga tao by designating them sa mga posisyon, in-empower natin. So nakita niyo yung weakness nun, ano? Dahil may mga hawak silang tao, ang dali nilang narally yung mga tao towards them. Kasi ako, walang ganon. Alright. Now, ito naging blessing. Ito ang naging blessing. Alam niyo ba mga kapatid, ang naging blessing? Dahil wala nang tumutulong sa akin, nagagawa ko yung dapat kong gawin na wala sila. Na dati ko naman ginagawa. Dati naman ako naglilinis ng auditorium, mas malaki pang nililinis ko rito. Hindi pa nga ganyang kagagaan ang binubuhat. Ang mga binubuhat, solid na kahoy, pews. Na para mawalisan mo, para mabunot mo. Bunot pa, nagsimula pa kami sa bunot bago ako natutong gumamit ng floor polisher. Hello, mas malaking dihamak dito. Oh, ngayon nagagawa ko ulit. Alright? So, nagsusundo. Ano? So, nagagawa ko. So, nagpapasalamat ako in a way.
nalulungkot lang ako mga kapatid. Eh ganito lang rin pala ang mangyayari. Sana inagahan nyo. Sana inagahan nyo. Kasi senior citizen na ako, hindi na ako kasing lakas ng dati. Sana iniisip nyo yung magiging konsekwensya niyan. Kung talagang sabi naman nila, mahal nila ako eh. Paano ako maniniwala na mahal nila ako? Eh wala nga silang pasabi, kahit na individual. Naunawaan niyo mga kapatid. Eh kahit naman sa'yo mangyari yung nangyari sa akin, ano mararamdaman mo? Oh. Aba, kung paghingi ng tulong ang kinakailangan, bakit sila ang pinatulungan ko? Ako nangangailangan ng tulong. Ako may inuupahan eh. Ako may binabayarang utilities eh. Nag-isip ba sila? O gusto lang nila akong parusahan? Bakit ako pinaparusahan? What am I guilty of? Ako na magsasabi sa inyo, it's not about doctrine. If my personality was wrong, eh mga kapatid, mas matatanggap ko pa kung ang sinabi, loss of confidence. Pastor, wala na kaming tiwala sa iyo kasi ang pangit mo. Aba, a corporate mindset ang pastor ninyo. Mag-i-step down ako. Hindi ako pwede maging leader ng isang grupo na wala ng confidence sa akin. Naunawaan niyo mga kapatid? Maayos pa sana tayo kasi magiging miyembro mo ko eh. Ipapakita ko sa iyo kung sino yung magpapastor sa mga nag-a-aspire. Na kung anong klaseng miyembro si Pastor Joey, ayoko nga magpastor eh. Gusto ko lang second man eh. Naunawaan niyo ako mga kapatid? And by the way, after today, this will be on a post pin on my accounts. Para hindi na ako magpaliwanag. Kung merong sino man ang gustong kumontra, kontrahin niya publicly. Patunayan niya, humarap kami sa lahat ng institusyon. Pero tingin niyo mga kapatid, sinong hahatol sa atin? Sanlibutan ang issue, church? Eh hindi ko nagagawin kumuha ng council ulit kasi yung council hindi nagbigay ng katarungan sa akin. Mas pipili ako ng council na hindi nakakakilala sa atin para maging objective and fair sila. Dahil prime movers ko yon. Pakikinabangan ninyo? Ako, walang pakinabang? Ako nagturo sa kanila eh, kung may natutunan sila. Ang pagkakamali ko pa, ito. Akala ko, magagaling sila sa Bible. Kanya, pagpaumanhin po ninyo mga kapatid, kayo ang nagutom ko. Kasi ang mga turo ko dito, talagang pang-mature na eh. Millet, I'm sorry. Hindi kita naturuan ng mga basic na dapat mong matutunan para maging mabuti at epektibong lingkod ng Panginoon. Hindi lingkod ng pastora. Hindi. Bakit? Kasi na-distract ako nung akala ko matatalino eh. Akala ko magagaling. Silang pinakain ko ng pinakain para ang pag-iisip ko, sila ang tumulong sa mga kagaya ninyo. Fast tracking yun eh. Kanya pag hindi sila nakakapag-step up, nagagalit ako sa kanila, hindi sa inyo. Kasi binigay ko buhay ko sa kanila eh. Binigay ko yung turo, binigay ko yung authority. Mga kapatid, wala akong inabuso. Kung may inabuso ako dito, kahit isa, patunayan niya. Patunayan niya. Naku mga kapatid, nagmamakaawa ako. Patunayan mo na inabuso kita, please. Publicly, pakipatunayan po. Ang katotoo niyan, hindi mo lang gusto ugali ko kasi magkaiba tayo na ugali. Pero bakit ganun ang ginawa natin? Kahit na noon pa, hindi naman magkakaparehas ang ugali ng mga miyembro sa Korinto, hindi magkakaparehas ang ugali. Pero ang rally ni Apostle Paul, let's continually serve God together. Mga kapatid, alam ko ang Bible eh. Do you?
Anong basis ng conscience mo? Anong basis ng morality mo? Ha? Wala akong ninakaw na loyalty from among members here. Sapagat ang loyalty natin, kung tayo mananampalataya, dapat kay Kristo lang. Wala akong ninakaw na loyalty. Kanya nga sabi ko sa inyo, ah, naging weakness ko, mas loyal kayo sa mga group leaders nyo kaysa sa akin. Kanya mas may kapangyarihan sila. Umalis na tayo dyan! Aba, sabi nyo, sige, itaas ang bandilang pula nang hindi nag-iisip. Eh may nagsabi rito, hindi niya alam kung ano nangyayari, pero wala rito ngayon. O ano nangyari sa iyo? Wala ka palang alam sa pangyayari, pero nabulabog ang buhay mo. Oh, nagsakripisyo ako ha. Sabi ko tulungan para wag mapangalat. Eh nangangalat, may nakarating sa Muntinlupa. Hello, ang layo na natin, nasa Muntinlupa noong nakaraang linggo. O defeated ang purpose noon. Pastor Noel, paki-police your rank. You're my friend. I still recognize your authority as the sending church. Pero you need to police your rank. May nakarating sa Muntinlupa sa grupo na gusto nating remained intact. Defeated ang purpose. May nasaktan. May nag-absorb ng losses. For what? Eh noon pa naman natin sinasabi, mag-mission tayo eh. Kung mag-mission kayo, so be it. So be it. Turo ko yung dala nyo eh. Hindi nga lang yung moralidad. Kasi pag-aaralan natin ang konsyensya, anong batay mo sa konsyensya mo? Oh, baka na naman hatulan niyo ako nito nang hindi ko pa na ituturo yung dapat ko ituro. Oh. Mga kapatid, maging objective tayo kahit sa mga kapasturan. I'm not threatening you. But if you are not studying your Bible and you are not morally upright, Pastor Joey can be your worst nightmare. Uulitin ko. And you can chop it. Kung hindi ka nag-aaral ng Bible mo, pastor ka, and you are not morally upright, Pastor Joey Reyes of Metro Laguna Baptist Church, Calamba City, Laguna, will be your worst nightmare. I guarantee you that. It's a promise. Senior or junior pastors. Wala naman senior, junior sa Bible. Meron ba? Sino ang junior? Si Paul o si Peter? Sino? Diba si Paul? Eh bakit si Paul ang nare-rebuke sa senior? Wala naman eh. Yung batay sa pagkaunawa ang pinag-uusapan. Bible ang authority natin. Hindi tao. Hindi tradisyon. Kung konsyensya man ang pagbabatayan, patapusin niyo ako ng turo, short series, anong klaseng konsyensya meron ka? Kahit na ikaw ay Kristiyano, pastor pababa. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Turn your Bibles with me, Philippians chapter 2, verse 13. Introduction lang po yan. Hindi po sunshade to ha. Ito po ay ion spec. Kasi kanina nagsundo ako siguro yung glare ng araw o kaya ako ay dehydrated. Pagdating ko di pabalik pa lang kami. Hindi ko sinasabi sa pasahero ko baka matakot sila. Wala ako nakikita.
papasundo sana ako kay Diyosa, magdala ka ng tubig sapagkat kailangan kong i-hydrate. Sa biyaya ng Panginoon, nakarating pa naman. Ano po? Sabi rito sa Philippians chapter 2 and verse 13, "For it is God which worketh in you both to what? To will and to do of His good pleasure." Lord, salamat po for answering my prayer earlier this morning to give me freedom of preaching the word. Although I use my situation and what happened to us, Lord, sinasabi ko objectively in the light of the scriptures. Doctrine, morality, particularly what kind of conscience ang naging banner namin. Lord, you are the righteous judge, a just compensator of the works of men, whether be good or bad. Kaya tulungan niyo po, Panginoon. I will make this service or moment of preaching as a pinned post. Sapagkat hindi ko po kaya na sagutin ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Lord, ang huling nagtanong sa akin, salamat po, Senior Pastor, at hindi basta nakinig sa narinig niya mula sa isang malaking conference sa Cebu just the other day. It's a major conference. Mga pastor ang nando doon. Hindi ko na inalam kung sino, kanino niya narinig. Lord, nakarating sa Northern Luzon. Hindi ko na tinanong kung kanino niya nalaman. Marami ang nagtatanong. Lord, hindi po kasi mahihiwalay ang Metro-Laguna Baptist Church sa pangalan ko. At hindi mahihiwalay ang Metro-Laguna Baptist Church mula sa turo at moralidad ko. Lord, alam mo na sinikap ko. Meron akong covenant with this local church na kapag ako po ay nagturo ng mali o naging immoral, ay ako po ay bababa sa opisina ng pagiging pastor. But Lord, ang ipinataw nila sa akin at ibinibintang ay heresy. Lord, hindi ko po kayang tanggapin. Bagamat sa panimula, unang araw na marinig ko na merong ganong undermining of my office, ginawa kasi nila yon nang wala ako. Maganda ang pag-uusap namin Sunday prior to that Sunday. Lord, hindi nila ibinigay sa akin. Willing ako makipag-usap. Hanggang sa huling pagkakataon, here in this place, gusto kong makipag-usap. Naniniwala ako sa coming together and reasoning together. Na merong namamagitan sa amin, walang iba kundi ang banal na Espiritu at ang iyong salita. Lord, hanggang ngayon, yan pa rin ang aking paniniwala. Salamat po sa binigay mo sa aking biyaya ng pagpapakumbaba. Na hindi ako nakipag-away
hindi ko iginiit ang aking sarili. Ang inisip ko pa rin ay ang kanilang kapakinabangan. Lord, sana po lahat mag-honor ng aming commitment sa bawat isa. Na huwag silang magpangalat. Kung talagang iisa ang kanilang sinasabi, dapat magsama-sama sila. Huwag silang maghiwalay-hiwalay. Lord, sa dahilang kung magkakahiwalay sila sapagkat iba't iba ang dahilan, hindi ba't panggugulo lang ng kaaway sapagkat may sulat sila na parabang nagkakaisa sila sa kanilang pinirmahan. Pero bakit sila nagkahiwalay-hiwalay? Lord, sinasabi ko lang to sapagkat nag-iisip ako para magbigyan ng tamang pamantayan ang sino man sa dapat nilang gawing kapasyahan. Gabayan niyo po si Pastor Noel Cantos, ang pastor ng aming Mother Church na humalili kay Tatay Bishop Eddie Porto. Nasalamat po sa kanya sapagkat kung hindi sa kanya ay marahil walang ipinanganak na Metro Laguna Baptist Church. Lord, kung paano siyang nanindigan laban sa kanino man, laban sa lahat, laban sa magiging impresyon nito sa kanya noong mga panahon na yon, ay Lord, ganun din po ang aking nararanasan. Lord, matitiis ko po. Magagampanan ko po ang alam kong tama. Pero huwag mo akong iwanan. Huwag mo akong pabayaan. Kilala mo ako. Kung noon hindi pa nangyayari ang mga ganitong pagkakataon ay ang daming pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Pero dahil nandiyan ka, hindi nakapangyari. Tulungan mo ako ngayon. Maraming salamat po. Ito po ang hiling dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. For it is God. It's all about God. It's not about ourselves. It's not about any human being. It is about God. For it is God which worketh in all of us. In you, sa bawat isa sa atin, to will, to desire, not only to desire, but to do of His good pleasure. Alam nyo, madalas kong kinoquote ito dati, pero kung inyong pag-aaralan ang isang verse na ito, ay napakaraming doktrina na ang talatang ito ay nakapatong. Na kung hindi natin mauunawaan yon, ay pwedeng mangyari na ang buhay ko ngayon ay resulta ng gawa ng Panginoon sa buhay ko. Hindi po totoo yon. Hindi po totoo yon. Sapagkat kung anuman ang nangyayari sa buhay natin, hindi po lahat kagagawa ng Diyos. Nagdesisyon ka eh. Bago mo maranasan yan, nagdesisyon ka. Now, of course, babalik tayo sa doktrina na kung saan ay ano ba talaga ang tao? That is anthropology. Ang tao ba ginawa ng Diyos na robot na ipinrogram lang niya ang lahat ng gagawin mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan? Bagamat may mga grupo ng pananampalataya na ganyan ang turo nila,
Kung sisiyasatin mo at aaralin mo, eh walang kalayaan at kakayanan ang tao na magdesisyon. Praise the Lord na tayo ay kabilang sa mga grupo ng mananampalataya na naniniwala tayo sa individual soul liberty. But then again, yung individual soul liberty ay maraming pakahulugan sa maraming mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi pa rin pare-pareho. Ano po? Iko-quote nila ang Romans 8:28. And we know that what? All things work together for good. So all things, ano? From birth to death, kahit anong mangyari, lahat itinalaga na ng Panginoon. Not so. Bakit po? Eh sapagkat hindi naman sinaklawan ng Panginoon ang desisyon mo. In fact, kung tutuusin natin ang salita sa Romans 8:28, yun po ay napaka malaki at napakadakilang pangako ng Panginoon. Pangako, pero hindi para sa lahat. Para kanino? Sabi ng Bible, to them that love God and to them which are called according to His purpose. Ang ibig sabihin po ng called according to His purpose ay ito. Tayo nilikha ng Diyos hindi para mabuhay sa ating sarili, kundi para mabuhay para sa Kanya. Yun pong ibig sabihin nun. At makikita natin na yung kalooban ng Diyos para sa atin, masusumpungan natin sa Kanyang salita. Kanya yung called according to His purpose, eh yun po talaga ang dapat na maging buhay ng mga mananampalataya na alamin natin kung ano ang salita ng Diyos at i-apply natin sa ating buhay. At kapag nangyari po yun, tayo ay aanyuin ng Diyos ayon sa Kanyang mabuting layunin para sa atin. May kasabihan nga, walang pinagkatandaan. Tumanda, pero meron bang natutunan? Meron bang maiiwanang legasiya? So, ganun din. Kristiyano nga, pero anong klaseng Kristiyano ba siya? Nagbabasa ba siya ng Bible para maikumpara niya ang plano ng Diyos sa desisyon niyang gagawin? O yung desisyon natin, ang ipinagpipilitan natin, gayong alam natin ang maliwanag na sinasabi ng Bible patungkol sa sitwasyon natin. Aba, itong dumating na paraan na ito mga kapatid. Mga hanggang sa kamatayan at libing ng nanay ko. Ang dami kong pwedeng gawin. Pero alam ba ninyo mga kapatid na kanya na isulat ko na ang pananampalataya dapat may kaukulang gawa. Yung pananampalataya mo, dapat mapatunayan mo sa gawa mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Bakit po? Kasi may pagkakataon na yung pananampalataya natin sa Diyos, pananampalataya natin na hindi niya tayo pababayaan at tayo ay ililigtas niya sa anumang pinagdadaanan natin sa panahong ito, gaya ng pinagdadaanan ng mga Israelita noon nung sila'y palayain mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Nasa likuran ang mga humahabol na mga Egyptian army, sa kaliwa ay dead end, sa kaliwa uncertainty of the wilderness, before them ay the Red Sea. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? May command na go forward. Pero nag-go forward sila hanggang dun lang sa harapan ng Red Sea.
Yun ang dapat nilang gawin. Makarating sila doon. Go forward. Pero, they have, sabi ng Bible, Exodus chapter 14, stand still and see the salvation of the Lord. Nung makita nilang kanilang katatayuan na hopeless situation behind them, the rushing mighty armies of the Egyptians, uncertainty of the wilderness, dead end before them, the Red Sea, what was the command? Stand still and see the salvation of the Lord. Nakarating sila doon because they did their part. Pero at that point in time, they have to what? Express their faith, belief in God by what? Standing still. Kanya kahapon, yun din ang kapahayagan ko sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ano? Na ang pananampalataya, faith, na requirement para ang tao maligtas is has nothing to do with works. Bakit? Sapagkat kung yung pagsampalataya, yung pagtitiwala sa Panginoon ay gawa, aba, eh mali tayo. Sapagkat sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith and not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Kanya, pag pinag-usapan ang biblical salvation, ang makamamatch lang dyan, faith. Na wala kang gagawin sapagkat ang kaligtasan, hindi kung ano yung magagawa mo sa Diyos to earn it, kung hindi ano yung ginawa ni Kristo so that you could earn it by grace. Are you with me? Wala kang ginawa. Kanya nga, anumang paraan ng kaligtasan na magbabalik sa kung anong ginawa mo. Relihiyoso ako. Marami akong mabuting gawa. Ako ay pilantropo. Ako'y matulungin. Ano man ang mga sasabihin natin, hindi yan makapapasa sa paraan ng kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa lahat ng tao. Sapagkat sabi ng Bible, ang kaligtasan tapos na. Are you with me? Sa mga Old Testament saints, nakita nila kung paanong napako ang Panginoong Jesucristo na matay sa krus ng Kalbaryo. Pero, yung ginawa ni Kristo na nakita ng mga Old Testament saints, eh bago pa po mahulog sa kasalanan ng tao, plano na ng Diyos? Kanya nga ang tanong ko, alam ba ng Diyos na mahuhulog sa kasalanan si Adan? Oo. Eh bakit niya pinahintulutan? Para yung kalooban niya na patungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mangyari. Kasi kung iningatan niya, hindi kinakailangang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak kasi walang dahilan. Are you with me? Kanya nga, lahat alam ng Panginoon na mangyayari. Kahit na yung alam niyang mangyayari ay hindi mangyayari. Kasi omniscient God siya. Naunawaan niyo mga kapatid. So tayo ngayon, ay bagamat hindi naman natin nakita, eh tayo ay sumasampalataya. Bakit? Una, sinabi ng Bible na through the death, burial, and resurrection of Christ, eh ang taong sasampalataya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Ang ating kaligtasan. Kanya nga sabi ko, kung naniniwala ka sa grace, dapat i-reject mo rin ang anumang idea na you can bribe God by anything you can do for Him. Ang tanong sa akin nang nakabasa, Pastor, ito ba tinutukoy mo lang sa salvation o sa sanctification din? Sabi ko, to both. Sa kaligtasan,
biyaya, wala ka talagang magagawa. Pagdating sa sanctification, ganun din. Hindi sa pamamagitan ng Panginoong gagawin ko to para pagpalain mo ako. Ah. Aba, ang tingin mo sa Diyos, pulis. Ang tingin mo sa Diyos, genie. Hihimasin mo yung lampara, paglabas niya, you got 3 wishes. Ay, hindi ganun ang Diyos. Kasi pagka ganun ang Diyos, lalabas na siya yung alipin, ikaw yung Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid, kasi nadidiktahan mo ang Diyos eh. Dito ba sa talatang ito na binasa natin, Philippians 2:13, nagsasaad ba ito kahit na a small iota na we can dictate God what He can do for us? I don't think so. Sabi ng Bible, for it is God that worketh in you. Kanya nga yung just dyan na tinutukoy, eh tumutukoy sa Holy Spirit. The Holy Spirit that is in us. Bakit? Ephesians chapter 1. Ano po? Nasabi ng Bible, nung tayo ay maligtas, eh tayo ay naging ano? Naging templo ng banal na Espiritu. O tingnan po ninyo, Ephesians chapter 1. Mas maganda mag-usap tayo nang merong talata. Ano po? Lahat naman ng sinabi ko, eh, kaya kong patunayan mula sa scriptures. Ano po? Ano sabi ng Bible dito? I think it's in verse 13. O ano sabi dyan? In whom? Yung whom na tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. In whom you also trusted. Sino ang pinaniwalaan natin? Ang Panginoong Heso Kristo. Nagtiwala tayo sa Panginoong Heso Kristo. Kailan tayo nagtiwala sa Kanya? Sabi ng Bible, after that you heard the word of truth. Kailan ka nagtiwala sa Diyos? Nung marinig mo ang pangangaral ng katotohanan. Kanya, hindi ka pwedeng magtiwala sa Diyos nang wala kang alam patungkol sa Kanya. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya, merong sinasabi na paniniwala sa Diyos, pero kung hindi nakabatay sa salita ng Diyos, maling pananampalataya. Are you with me? Alright? Maraming mga talatang pumapasok sa isipan ko. Ano po? Remind me, I will read 1 Corinthians chapter 15. Ano sabi diyan? In whom also, sabi diyan, the word of truth, ano yung word of truth? The gospel of your salvation. So, gospel of your salvation. Kanya yung gospel may kinalaman sa ating kaligtasan. Kung walang gospel, walang kaligtasan. Alright, paki-flash nga sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4, verse by verse. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verses 1-4. Ano sabi dyan? Moreover, brethren. Sino ang kinakausap ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15? Mga mananampalataya. Mga mananampalatayang nasaan? Nasa Corinto. So, Corinthian believers. So, ano ang topic nila? Ang topic nila ay gospel. Alright? Kanya makikita niyo mga kapatid, ang kinakausap niya, mga mananampalataya na. Ibig sabihin ito, mga ligtas na. At sila nag-uusap-usap patungkol sa ebanghelyo. Naunawaan niyo mga kapatid, yan po ang tamang konteksto. Ano po? Walang pinag-uusapan dito na mga hindi mananampalataya. Pero ginagamit natin ito para ipahayag sa mga hindi mananampalataya.
Pero ito basically, dapat alam ng mga tunay na mananampalataya. Ano po sabi dyan? I declare unto you what? The gospel which I preach unto you. Ano subject? Yung gospel. Idinideklara ni Apostle Pablo na sabi niya, which I preached. Na ipangaral ko na, na ituro ko na, past tense. Are you with me? Ibig sabihin, alam na nila. Kanya dapat ang ebanghelyo, alam mo. Diba, sabi ni Kuya Kim, dapat alam mo. Alam mo ba ang ebanghelyo? Oh, ano sabi diyan? Which also you received. Na tinanggap nyo na. Kasi nga, naipangaral na. Are you with me? Dahil naipangaral na, natanggap na nila. At anong sabi doon? And wherein you stand. Anong sabi doon? Natanggap ninyo dahil naipangaral na sa inyo at inyong tinitindigan. Ang ebanghelyo, pinananampalatayanan at tinitindigan. Are you with me? Bakit kinakailangan tindigan? Hindi kasi naman sabi dyan, hindi pa naman period dyan. Look at verse 2. By which also you are saved. So yung gospel na tinanggap ay dapat tindigan. Bakit? Sapagkat doon nakasalalay ang iyong kaligtasan. Nakatindig ka ba sa ebanghelyo na tinutukoy ni Apostle Paul? Yan ang pinag-uusapan nila, mga mananampalataya ang nag-uusap eh. Naunawaan niyo mga kapatid. So ito, ina-apply na lamang natin sa panahon natin ngayon para madala natin ang mga hindi mananampalataya kay Kristo. Are you with me? Pero kung ikaw ay mananampalataya, dapat alam mo to. Gaya ng pagkasulat, gaya ng konteksto. Ikaw ba'y ligtas na? Tanong. Ikaw ba'y ligtas na? Paano ka naligtas? Yung ebanghelyong na ipangaral sa'yo, na tinitindigan mo, yun ang pundasyon ng iyong kaligtasan. Ang ano? Ang ebanghelyo. Ngayon, nakatindig ako. Ang tinitindigan ko is a solid platform. Hindi ako pwedeng tumayo sa hangin. Hindi ako pwedeng tumayo sa tubig. Hindi ako pwedeng tumayo sa loose ground. This must be a solid foundation. Are you with me? Tinitindigan natin ang ebanghelyo. Solido yan. Anong sabi doon? If you keep in memory what I preach unto you. Remember, naipangaral na ni Apostle Paul. Ang sabi niya sa mga taga-Korinto, natatandaan niyo ba? Nakalipas na. Natatandaan niyo ba kung ano yung ipinangaral ko sa inyo patungkol sa inyong kaligtasan? At ano raw yun? Yung ebanghelyo. Ano sabi diyan? Unless you believed in vain. O ang kausap niya, mga taga-Korinto. Ano ba ang identification ng mga taga-Corinth? Una, karnal. Pag sinabing karnal, ligtas yan. Pero hindi nabubuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Ang pinakadelikado nito, sinasabi ni Apostle Paul, unless you believed in vain. Maliban na lang na ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Pwede ka palang manampalataya sa maling paraan, sa maling bagay. Kanya ang tanong, ang unbeliever naniniwalang meron Diyos. Okay, pero yung Diyos ba na kilala natin dahil nagbabasa tayo ng Bible, kaparehas ng Diyos na pinaniniwalaan nila? Aba, hindi. Are you with me? Kanya merong
tamang pananampalataya at maling pananampalataya. Sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kanya yung tamang pananampalataya nakabatay sa salita ng Diyos. Look at period na yan, ha? Look at verse 3. So ibig sabihin, meron na siyang ibang tinatalakay rito. Ano sabi niya? For I delivered, I preached, you heard, narinig ninyo, I preached, I delivered. Iisa ang sinasabing kaparaanan. For I delivered unto you first of all, which I also received. Sabi doon, ano yon? Yung kaligtasan patungkol, o yung ebanghelyo patungkol sa inyong kaligtasan. Ang sabi ni Apostle Paul, kung paano niyong tinanggap na dahil ipinangaral ko, itinuro ko, yun din ang tinanggap ko. Ibig sabihin, may nagturo kay Apostle Paul ng ebanghelyo kung paano siya naligtas. Paano ba naligtas si Apostle Paul? Babalik tayo sa Acts chapter 9. Naunawaan niyo mga kapatid, kung paano siya naligtas. Direkta siyang sinolwi ng Panginoon. Direkta. At direkta siyang tinuruan ng Panginoon for 3 years. Kung paanong yung mga unang alagad ng Panginoon Jesucristo ay kanya tinawag na apostol sapagkat nakasama ni Kristo, nakita niya nila ng mukhaan at narinig nila yung personal na pagtuturo. Kanya si Apostle Paul, nagkiklaim din siya na siya ay apostol. Pero wala na si Kristo ng mga panahon na yon. Bakit? Sapagkat dinala siya ng Panginoon sa certain part in Galatia na kung saan tinuruan siya ng Panginoon personally. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya, pagka, hindi naman namin kasama yan. Ha? Sino ba yan si Pablo na yan? Hindi yan kasama ni Peter. Hindi yan kasama ng 12 alaga. Bago lang salta yan eh. O, pinagtatanggol niya ang kanyang apostleship kasi personal siyang tinuruan ng Panginoon. Sabi niya, I am not behind any apostle. Are you with me? Okay, hindi yan tatalakayin natin. Ano sabi niya? Tinanggap rin niya. Ano yung tinanggap niya? How that Christ died for our sins according to the scripture. How Christ died. Mahalaga yung salita na yan. Si Kristo namatay. Bakit siya namatay? Ang liwanag dyan, for our sins. Bakit siya namatay? Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Kanya kinakailangan, pagbayaran natin. Pero sa panahong ito, hindi na natin kinakailangan pagbayaran sapagkat si Kristo na ang namatay para sa atin. Maliwanag po mga kapatid. Okay, later on, i-discuss natin yan sa doctrine of soteriology. Sabi dyan, according to the scriptures, ayon sa salita, hindi lamang sa sinulat niya, kung hindi sa mga naunang sulat sa Old Testament ata, Old Testament scriptures, may mga hula na si Kristo ipapanganak ng birhen at mamamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. May Isaiah 53 ata. Are you with me? Pero mga kapatid, pag nilalimang ko to, mahihirapan kayo eh. Sapagkat yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo is in 2 facets. He died for the Jews and He died for the Gentiles. For the Jews, sapagkat lahat ng Old Testament scriptures are referring to the Jews. John 1:11. He came to His own and His own received Him not. Pero nakaprophesy na lahat yun. Ano po? So, yung verse 11 para sa mga Hudyo. Pagdating sa verse 12, but whosoever believeth in Him. Ano sabi doon? John 1:12. Ano sabi sa John 1:12? John 1:12.
Sige, para matuto si, ano, tinitry natin yan. John 1:12. Kita niyo na? Na-exercise ko yung patience kasi may tinitrain tayo. Diba? Blessing yan eh. Are you with me? Eh, yan lang pala ang gusto nating mangyari. Di sana pinag-usap-usapan natin dati. Siya nga po. Oo nga po. But as many as receive Him, lahat ng tumanggap sa Kanya o sumampalataya sa Kanya, to them gave He power to become what? The sons of God. Pagkat yung sonship has something to do with inheritance. Ano po? Ang kaligtasan sa Israel, inheritance. Sons of God. Tayo by inheritance din. Bakit? Through the death of Christ, even to them that believe on His name. Verse 11, Jews. Verse 12, Gentiles, the world. Are you with me? Alright, balik tayo doon sa verse kanina. Balik tayo doon sa verse kanina. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 3. 1 Corinthians chapter 1, verse 3. Okay, yan. Hindi yan mahihilo si Jason. Alam ni Jason yan eh. Alright. Ano sabi dyan? Verse 3, according to the Scriptures. Look at verse 4. Ang una nangyari, kamatayan ni Kristo. Verse 4, and that He was buried, and He rose again the third day according to the Scriptures. First is death. Number 2, burial. Then pagkatapos, resurrection. Sabi dyan, according to the Scripture lahat. Kanyang pagka Holy Week, dinidescribe natin dito, pinag-aaralan natin dito, tatlong araw at tatlong gabi ba talaga? Kung tatlong araw at tatlong gabi, kailan siya namatay? Biyernes o Miyerkules? Alam natin ang sagot. Bakit? Kasi kung namatay siya ng Biyernes, bagamat ang time setting ng Jewish calendar at saka Gregorian calendar ay magkaiba. Ano po? Sapagkat sa Jewish calendar, nagsisimula ang umaga alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Okay. Yung alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga gabi. Naunawaan niyo? Tayo, ang hatian natin, 12 hours. Sa Jewish calendar, may hati rin. Ang umaga, ang days and daytime, 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng hapon. Are you with me? And then, ang gabi, nagsisimula ng alas 6 ng gabi o hapon hanggang alas 6 ng umaga. Ito pa, nagsisimula sila, tayo nagsisimula, 12 midnight. Diba? Pag nag-12 midnight mamaya, Monday na. Are you with me? Sila nagsisimula alas 6 ng hapon hanggang umaga. And then, yung pangalawang bahagi, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Kanya huwag kayong malilito sa bilangan ng tatlong araw at tatlong gabi. Are you with me? Kompleto yan pag tinuro natin dito. May mga chart. Bakit? Kasi kapag ka hindi natin mapapatunayan sa Bible na tatlong araw at tatlong gabi, sinungaling ang Bible, sinungaling ang Diyos. Sapagkat nasabi yan, according to the Scriptures. Are you with me? Now, hindi porkit hindi mo nalalaman yan, mali na yung Bible. Kung hindi mo maipaliwanag yan, ang tama yung Bible. Sino ang mali? Ikaw. Naunawaan mo mga kapatid? Look at yan ang verse 4. Alright? So, yan ang gospel. Kanya ang gospel, death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ano po? Kanya mahalaga na matiyak mo kung ikaw ay ligtas na.
At ang batayan natin, hindi sa kung ano ang ginawa mo, hindi sa kung ano ang inaakala mong nakapagligtas sa iyo. Ano ba sabi ng scripture? Ano ba yung gospel? Namatay si Kristo para sa iyo. Nakita mo ba yon? Hindi. Nakita mo ba nang siya ay nalibing? Maaring hindi mo makita sapagkat may takipang kuweba, pero nakita mo ba siya nung siya ay ma-resurrect? Hindi. O, paano ka naligtas? Dahil sumampalataya ka na yung tinutukoy na yun ng Biblia, nangyari. Are you with me? At dahil nangyari yon, yun ang sinabi ng Panginoon, the gospel of your salvation, naniwala tayo. Ang tanong nila, ano ba ang ginawa, ano ba ang pananampalataya para maging pananampalataya? Kasi humahanap sila ng manifestasyon ng pananampalataya. Ang pananampalataya, pag nagkaroon ng manifestasyon, gawa na yun eh. Ang pananampalataya para maging karapat dapat sa biyaya ng Diyos, sapagkat ang biyaya ay hindi sa gawa, ano sabi ng Bible? Ay dapat pananampalataya. O makinig kayo. Nung ipronounce na si Bongbong Marcos ang nanalong presidente ng Pilipinas, anong ginawa mo nung mabalitaan mo para maniwala kang si Marcos ang presidente? Anong ginawa mo? Pumunta ka sa Malacanang at kinausap mo si Marcos, naniniwala ako, presidente ka na namin ngayon. Anong ginawa mo? Nung mabalitaan mo na si Marcos ang presidente na, sapagkat nanalo na siya convincingly 30 million votes. Anong ginawa mo? Di ba kinumbinsin mo na lang yung utak mo? May ginawa ka ba? Wala. Kasi kapag ka meron kang ginawa na ikaw ay nagpunta sa Malacanang, nag-rally, si Marcos na presidente namin, mga kapatid, hindi na pananampalataya yun. Naunawaan mo. Are you with me? Hindi mo naman kinakailangan makita para maniwala ka. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang sumampalataya sa akin. Sumampalataya sa anong paraan? Bagamat hindi ako nakita, sila'y sumampalataya. Are you with me? Anong pagkakaiba ng deklarasyon ni Thomas? Kasi absent siya nung unang linggo. Ano sabi niya? Thomas, sayang, absent ka. Nakita namin ng Panginoon. Kung nandito ka, naku, maniniwala ka rin. Ang issue, paniniwala, di ba? Ano sabi ni Thomas? Maniniwala lang ako pag nahawakan ko. Sa Hudyo, kasi Hudyo yun eh. Sa Hudyo, talagang prinsipyo yun. Pero sa tinuturo ngayon sa Bagong Tipan, hindi mo na kinakailangan to see is to believe. Sapagkat ang sabi ng Bible, tayo ngayon nabubuhay hindi sa mga bagay na nakikita natin. I think that is in 1 Corinthians chapter 5, kundi tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. 1 Corinthians 5:1. Parang doon yun eh. For we walk not by sight, but by faith. Yun ba yun? 1 Corinthians 5:1. Yun ba yun? Kung hindi, turuan niyo si Jason, paano hanapin yon? Yung for we walk by faith and not by sight. Yan ang gusto ko makita. 2 Corinthians yun. Or basta sa Corinthians yun, first or second. O naunawaan niyo na mga kapatid. Are you with me? Alright. So, balik tayo doon sa, yung mga sin of Cephas, si Peter yan eh. Then sin of the 12, mga Hudyo yun eh. Bakit? Sapagkat nasabi ng Bible, for the Jews seeketh after signs, but the Gentiles seeketh after wisdom. Kailangan talaga ng mga Hudyo ng ebidensya. Hudyo ang tinutukoy sa Old Testament. Eh. Are you with me?
Alright? Anong verse yan? 2 Corinthians 5:7. Ano sabi doon? For we walk by faith and not by... Hindi dahil sa nakita mo, kanya ka sumampalataya. Si Thomas, yun ang requirement niya. O, tuloy tayo. Tatapusin ko na ito rito. Anong oras na ba? 11. O, sige, tapusin ko. Philippians 2:13. Wala kasi akong outline. At talagang gusto ko lang makinabang kayo. Now, ano sabi rito? For it is God that worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Una, hindi ka nilikha ng Diyos na robot. Ikaw ay kinakailangan magpasya at ang kapasyahan natin para ang Diyos makagawa sa ating buhay, magpasakop sa Kanya. Bakit? Sapagkat yung in you ay tumutukoy sa presensya ng Banal na Espiritu sa puso natin, sa buhay natin. Are you with me? Kanya nga, ano yung dalawang kasalanan laban sa Holy Spirit? Quenching and grieving. Quenching, pag sinabi niya, gawin mo, hindi mo ginawa, quenching. Pagka sinabi niya, huwag mong gawin, ginawa mo, grieving. Quenching, sabi niya, gawin mo ito, ito ang nararapat, hindi mo ginawa, disobedience. Are you with me? Pagka sinabi niya, huwag mong gawin, kasalanan yan, ginawa mo, anong kasalanan yon? Rebellion. Kanya, obedience and disobedience lang. Are you with me? Kanina pinag-aralan natin, accusing and excusing. Ano ginagawa ng conscience? Guilty or not guilty. Alright. Tingnan mo. Sabi ng Bible, to will. To will. Yung pagnanasa na tayo ay gumawa para sa Panginoon. Kanino raw galing? Sa Panginoon. Pati yung kapangyarihan na yan ay magawa para sa kanyang kaluwalhatian sapagkat ang nagbibigay lang ng kaluwalhatian sa Panginoon is His good pleasure. O kanina, kung sinunod ko yung gusto ko, wala ako rito. Di ba ganun ka rin? Are you with me? Di ba ganun ka rin? Kung sinunod mo yung gusto mo, ang daming dahilan para mawala ka rito. Naunawaan niyo mga kapatid? To will. Alright? Bakit naman tayo nagnanasa na dapat nandi dito pagka Linggo? Kasi alam natin na ang Linggo, araw ng pananambahan. Are you with me? Pero yung gusto mo ba, nagagawa mo sa lahat ng pagkakataon? Kanya yung gusto mo, again, sisiyasatin mo yan. Yan ba ang gusto ko o gusto ng Diyos? May kinalaman pa rin to sa magiging pag-aaral natin patungkol sa konsyensya. Kasi yung konsyensya dapat maging standard ng pamumuhay ng mga tunay na mananampalataya. Kasi yung both to will, aba, hindi desire mo yan. Desire ng Diyos para sa'yo yan. Are you with me? Pero hindi lahat ng desire mo ayon sa plano ng Diyos para sa iyo. Are you with me? Oh, wala po itong pag-aanohan ha. Kanya, mga kapatid, yung pag-aasawa, plano ng Diyos, pero dapat yung pag-aasawa ayon sa plano ng Diyos. Are you with me? Hindi sa gusto mo, kung hindi yung gusto ng Panginoon para sa iyo. Kanya dapat nananalangin tayo. Major decision yan eh. Kung sa minor decision, kinakailangan nating magmanalangin at siguraduhin sa salita ng Diyos. Aba, eh mas lalo na sa major decision sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, nagpapasalamat talaga ako na itong hospitalization ng nanay ko hanggang sa kanyang kamatayan, mahina ang loob ko dyan. Mahina ang loob ko dyan. Hindi ako bumubisita sa ospital. Tanongin niyo ang buong pamilya ko.
Na-ospital ang kapatid ko hanggang sa... una wala, tatay ko. Na-ospital ang tatay ko hanggang sa mamatay. Hindi ako dumadalaw sa ospital. Bakit? Kasi yung huling dalaw ko sa tatay ko, talagang sa sobrang taas ng dosage ng morphine. Morphine na ang ibinibigay, morpina. Ang morpina kasi talagang ikakat niya na yung signaling a nerve sa utak para hindi maramdaman yung pain. Kasi yung pain, pagka dito mo tinusok, may nerve yan na magsasend ng signal sa brain, uy, may tusok dito para alisin mo. Alright? Yung morphine, pinuputol niya yung signaling nerve na yon. Kanya yung tatay ko, nung dalawin ko sa ospital, abay, terrible ang pain, pero hindi niya nararamdaman. Pero alam mo ginagawa ng tatay ko? Hinihimas yung bakal ng kanyang kama. Tapos pa ganun-ganun. Bakit? Parang nawala sa sariling isip. Si Ivan, nung mamatay, talagang binabantayan namin yung pagbaba ng blood pressure. Gaya na nangyari sa nanay ko, pagbaba ng blood pressure. Alam niyo mga kapatid, talagang hindi ko kaya. Noong mga panahon na yon, sabi ng doktor, I don't know bakit ako yung kinausap. Ando doon naman si Manny. Ano po? Kasi siguro dahil ako yung kapatid at ako yung pastor. Para isign na pabayaan na namamatay. Hindi na i-resuscitate. Wala nang gagawin. Pabayaan na lang. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, sige, pipirmahan ko. Ayaw ni Manny kasi mahal niya si Ivan. Gusto niyang i-sustain pa yung buhay. Sabi ko, sige, ako ang pipirma. Pero alam nyo, nananalangin ako, Lord, kailangan kasi namin talagang pirmahan yung consent. Pero Panginoon, ako ba ang pipirma ng death certificate ng kapatid ko? Ako ba? Alam nyo mga kapatid, hindi ko na matandaan ang all situation behind what happened. Alam niyo, bago maibigay sa akin yung pipirmahan, Ivan flew away. Wala ako na pirmahan. Pero dito sa nanay ko, kinakausap ako ng doktor, Sir, mahirap magdesisyon pag emergency na. Magsasara yung kanyang air passage. At the only solution there ay i-intubate siya. Sabi ko, Doc, I'm not in favor of intubation. Kanya nga po, ngayon pa lang, magbibigay na kayo ng consent. Anong gagawin namin? Sabi ng doktor, kasi ang intubation, highly invasive na. Talagang papasukan ka ng direkta sa baga para yung hangin dumirekta doon. Kasi pag nagsara yung nasal passage, wala nang hangin na papasok sa baga, mamamatay. So desperate para i-extend ang buhay ng pasyente. Okay? So sabi ko, ikaw Doc, ano ba ang magiging kapasyahan mo pagdating diyan? Ganito lang po, kayo pa rin ang magpapasya pero bibigyan kita ng liwanag. Yung gagawin ba natin, which is intubation. Pagka at the end of the day, magagamot ba nun yung problema niya sa liver? Magagamot ba nun ang problema niya sa kidney? Magagamot ba nun ang problema niya sa lungs? Kasi flooded na ng both fluid and blood. At tumitigas na yung kanyang lungs, hindi na sila makapag-absorb din ng oxygen. Kahit nasaksakan mo pa ng oxygen. Aba, sabi ko, lalo mong pinatibay, Doc, yung paniniwala ko na huwag na nating iprolong ang agony ng nanay ko. Kanya nung nasa ICU, ayaw ko talagang pumunta. Kasi alam ko na na-intubate na. Pero alam niyo mga kapatid, grace of all graces. Una, talagang hindi ko kayang makita na nasa ganun siyang kalagayan. Pangalawa, kinakailangan ako mag-sign ng consent paper. At na-sign ko po na kapag magkaroon siya ng heart attack,
eh wag nang i-resuscitate. Kasi may tubo siya, i-resuscitate, tapos gagamutin na naman. Sinasaksakan kasi siya ng ano eh, ng drip, na yung drip na yon, kung wala yon, hindi na rin tataas yung blood pressure. Alright? So, ang punta ko dun sa ICU para mag-sign ng consent na wala nang gagawin, uubusin na lang kung ano yung mga meron siya. Alam niyo mga kapatid, pagdating ko sa ICU, hindi pa visiting ano, hindi pa visiting hour. Kasi maaga pa eh. At kinakailangan mag-wear ka ng PPE. Yung personal protective, ano yan? Personal protective equipment. Eh, may bayad. So, walang problema sa bayad. Sabi ko, sige, kasi gusto ko lang naman magkipag-teleconferencing sa kapatid ko para makita niya habang kinakausap namin. Ay, naku sir, bawal po yun. Ha? Bawal po. Kahit na magkuha ng picture. Kanya, dapat po, medical personnel lang. Kanya, kanina po, kami lang ang meron talagang pwedeng mag-aroon. Eh, sabi ko, hindi na ako papasok dyan. Eh, dahil yung gagawin ko pala, hindi ko naman magagawa. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, hindi pa visiting hour, napakabait ng nurse, kinausap yung superintendent ng ICU, pinapasok ako, libre yung PPE, at pinabayaan ako kung ano yung gawin ko doon sa area ng nanay ko. Meron naman siyang exclusive doon. Lahat, ang daming mga machine doon. Nagkausap kami, nagkaroon kami ng video call. Ang huling nawawala sa tao ay yung pandinig. Nakadilat siya, pero yung mata, ganunin mo, yung bang gugulatin mo, hindi na pipikit yun. Kahit na yung ilaw, hindi na siya nasisilaw. Pero nakadilat siya. Okay? Tapos makikita mo, gumagalaw yung bibig dahil akala mo, humihinga siya. Tumataas yung ano, yung dibdib. Akala mo, humihinga siya. Pero hindi siya humihinga. Machine yun. Okay? At pagkatapos, yung pain threshold, pinakamababa, 3. Pinakamataas ay 10. Ang nanay ko, pag in-inflict nila ng pain, below 3 ang basa nila. Talagang wala na siyang nararamdaman. In a way, comatose na siya. Ano? Pero dahil sa alam ko na huling nawawala yung pandinig, narinig niya lahat ng mga loving words mula sa akin at saka sa kapatid ko. Alam niyo mga kapatid, pag alis ko, few minutes lang, sabi nung doktora, anong nurse sa asawa ko. Nagtataka nga po kami, hindi na naghingalo eh. Parang ganun lang. Hindi na naghirap na talagang ang inaasahan nila, marami silang nakita mga pagkakataon na ganun, nagkakaroon ng heart attack, kanya i-resuscitate nila, yung ginaganon. Hindi na nangyari yun kasi talagang nawala na lang siya peacefully. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ayoko talagang pumunta sa ICU. Pero alam niyo mga kapatid, kung hindi ako nagpunta, inaantay pala niya kami. Inaantay pala niya na marinig niya ako. Kasi nung marinig niya yung boses ko, marinig niya yung boses ng kapatid ko, payapa na siyang umalis. At ibinigay ng Panginoon sa kanya yan. Ibinigay ng Panginoon sa kanya. Walang kakayanan ng tao extend ang buhay niya. Binigay ng Panginoon niya. Okay? Hindi naman si Hezekiah nag-request eh. Ang Panginoon nag-decide na bigyan siya ng another 15 years of lease in life. Ano? Kaya sinasabi ko lang dito mga kapatid, alam natin na Linggo ay para sa Panginoon. Alam natin na ang mag-share ng Ebanghelyo sa kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, ay lahat maliwanag na ipinag-uutos ng Panginoon. Tanong, ginagawa ba natin? Kung hindi, sa palagay niyo, ginagawa natin ang tama? Hindi. Hindi lang desire, kundi yung power to do
His will, to His good pleasure. Yung pagnanasa, ando doon yun eh, pero yung pagnanasa, nagagawa ba natin? Paano kung may hadlang? Paano kung ikaw na lang ang tunay na mananampalataya sa isang lugar at may mga tao doon na hindi nakakapakinig ng ebanghelyo? Tanong, alam mo ba na dapat bahagihan sila ng ebanghelyo? Yes. It's a command. It's a clear command. Ang tanong, maliligtas ba yun sa mga tao na yun sa pamagitan mo dahil sinunod mo yung kalooban ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid kung bakit ito ang ano natin, sapagkat habang nagda-drive ako kanina umaga, papunta sa mga susunduin. Sabi ko, Lord, ang blessing, nagagawa ko ngayon ang mga dapat kong gawin kasi wala na akong maasahan. Pero pangalawa, Panginoon, ilagay mo sa akin, habang nakikita ko maraming tao na yan, kinakailangan nilang mapakinggan ang ebanghelyo. Desire. Pero Lord, habang binibigay mo yung desire, ibigay mo rin yung kapangyarihan na magawa ko. Kasi baka may desire ako, pero hindi ko magawa. Kasalanan pa rin. Kanya sabi ko, teka muna, hindi ako nagbibisitation. Bakit? Kasi ang gusto kong gumawa nun ay ang bawat isa sa atin. Kanya kanina, habang sabi ng Panginoon sa akin, aba, eh magbisitation ka. Alamin mo ang kalalagayan ng mga mananampalataya. Kanya ano sabi ko kanina, kay Nanay Elena, kay Roslyn, magbibisitation tayo, kasama ko asawa ko. Are you with me? Dadalawin ko kayo. Hindi lamang kayo, mag-invite kayo, kahit isa lang, manalangin lang tayo. Pupunta lang ako doon, kakausapin ko lang, kakamustahin ko lang. Kapatid, ano nangyari? Bakit tatlong linggo ka na atang wala? Pagka kinausap kayo at tinanong kayo ng pastor patungkol sa kalalagayan nyo, hindi po siya naniningil. Nagtatanong siya sapagkat malaking kawalan sa isang mananampalataya ang hindi nagpapatuloy sa Panginoon. At kung ang pastor ay nagagalit dahil may dahilan at alam mo naman na ikaw ang tinutukoy sapagkat alam mo ang ginawa mo, may konsensya ka eh, di ba? Eh bakit ka magagalit? Eh totoo yung ina-address sa atin. Kasi kung yung sasabihin ko mag-aaway tayo, aba, eh hindi ko gusto mag-aaway tayo. Kasi pag nag-aaway tayo, ako ang lugi. Pero bakit kinakailangan ko sabihin, kahit na alam ko na mag-aaway tayo, bakit magagalit ka eh? Kasi trabaho ko yun. Kanya lang, nakakasingit ang Diablo dahil yung konsensya nga natin, iba-iba. Unawaan niyo mga kapatid, kanya pag-aaralan natin, what is the biblical conscience? Kasi sa ngayon, hanggat hindi natin nakikita sa salita ng Diyos, ang konsensya ng tao, kahit na among the believers, magkakaiba. Are you with me? Magkakaiba. Sabi diyan, no? Both to will and to do, of whom? Of whom? God's pleasure. Eh, iginigit mo yung gusto mo. Kanya mag-aaway. Are you with me? Kanya may pagkakataon na hindi gusto natin yung gusto ng Diyos. Pero may pagkakataon naman na yung gusto natin e ayon sa gusto ng Panginoon. Kailan natin madidistinguish ang pagkakaiba? Diyan nyo kailangan ng turo ng pastor nyo. Are you with me? Kanya huwag nyo lalasunin ang utak ninyo
patungkol sa pastor niyo kasi siya nagpapakain ng salita ng Diyos. Heke, pastor lang yan, para gusto lang niya mag-involve ako sa ministry. Hello, kung hindi ka mag-involve sa ministry, hindi naman ako nalulugi, ikaw naman eh. Naglilingkod pa naman ako sa Panginoon kahit wala ka eh. Are you with me? Mas marami pa nga ako nagagawa ngayon eh, kasi yung dating hindi ko nagagawa, nagagawa ako ngayon eh. Bintahe pa nga sa akin eh, nauunawaan mo? Nauunawaan nyo? Magsama-sama tayo. Kasi walang desire ang tunay na pastor na tinawag ng Panginoon, kundi palaguin ang mga anak ng Diyos na ipinagkatiwala sa Kanya. Pero hindi ko po magagawa yan unless you desire and to do His pleasure. Not mine, not yours, His. Tayo pa magsitayang lahat. Tayo po'y manalangin. Pagkatapos ng prayer, if you came to worship the Lord, you just approach the treasury box for your tithes and free will offerings. Tayo po nagpa-practice ng tithes sapagkat ang paniniwala ko po, hindi tithing according to the law. Tithing according to what Abraham practiced before the law. Okay? Ang practice ni Abraham is because he recognized, turo ni Melchizedek, that God is the owner of everything. Kung ano man ang meron ka, lahat yan galing sa Diyos. Dapat i-recognize mo, wag mong angkinin na sa'yo, magpahayag ka na ito'y kinikilala mo na galing sa Panginoon. Ang ginamit na standard ni Abraham na tinanggap ng Panginoon ay 10%. Everything belongs to God. Kung meron kang 1,000 piso, magkano ang sa Panginoon? Ano 100? Tithes yung sinasabi mo. Again, sabi ko, everything belongs to God. Kapag may 1,000 ka, magkano ang sa Panginoon doon? 1,000. Pagka ibinigay mo yung 100, that is your desire to recognize that God gifted you with 1,000 pesos. Hindi naman nire-require ng Panginoon na ibigay mo lahat eh. Nire-require ba ng Panginoon na ibigay mo lahat yung 1,000? Hindi. Pero, dapat mong tanungin, Lord, yung natirang 900, ano ang gusto mong gawin ko doon? Bakit? Kasi yung buong 1,000, kanino yon? Sa Panginoon. Tanungin mo yung nagme-may-ari kung paano mo gagamitin. Are you with me? Now, eto po. Yung 10% na pinapractice natin dito, tithing, ay hindi po yan according to the law. Alright? Because ang pundasyon natin ay faithful stewardship. Lahat ng nasa iyo, anuman yan, time, talent, treasure, lahat galing sa Panginoon. I-manage natin para sa Kanyang kalawalatian. Now, yung natitirang 90%, tanungin mo ang Diyos, Lord, how would you want me to use it? Alright. Now, naniniwala ako sa tinatawag na grace giving. Ang grace giving is giving the maximum. What is the maximum? 100. 100%. Okay? So that's grace giving. Gaya na sa Macedonia, mahihirap sila. Nagbigay sila. Grace yun. Bakit? Kasi kung si Apostle Paul ang tatanungin, hindi na niya nga kukolektahan kasi mahihirap na nga eh. Pero bagat mahihirap, nagbigay pa rin. Grace giving yon. Are you with me? Hindi lang mayayaman ang dapat magbigay. Alright. Sa grace giving is giving of the maximum. And what is the maximum? 100%. Marami example niyan sa Bible. Yung Sareptan woman, okay? Binigay niya lahat kay Elijah. Yung
babaeng balo sa New Testament. Ilang lepta? Dalawa. Ibinigay niya lahat. Are you with me? That's the maximum, 100%. Pero, mga kapatid, kung talagang nire-require ng Panginoon at doon ka dinadala both to will and to do of His good pleasure. Tanong, paano mo maibibigay yung maximum gayong hindi mo alam yung minimum? O, nasa practical side tayo. Are you with me? Hindi po yan utos. Hindi ko po tinuturo dito na kapag hindi ka nagbigay ng tithes, eh susumpain ka ng Panginoon. Wala tayong turong ganyan. Are you with me? Hindi ko nga tinitignan ang offering nyo. Kung nagbibigay ka ba ng tithes o nagbibigay ka ba ng grace giving. Hindi ko nga alam eh. Ang alam ko, yung giving ko. Are you with me? Pero giving ng asawa ko, giving ng anak ko, hindi ko nga sinisiyasat eh. Bakit? Individual na yun eh. Are you with me? Kasi kapag pinwersa ko yung issue, ang sinunod mo, hindi Diyos, kundi ako. Are you with me? Ako ba yung nagpapala? Hindi. Ang nagpapala yung Diyos. Siya yung luwalhatiin mo. Siya yung pasayahin mo. Are you with me? Kita o hindi kita na sino man. So yung 10 is the minimum, yung grace giving, maximum. Bahala ka, desire ng puso mo yan as a man desired in his heart. Ikaw magdedetermine nun. Pero paano mo madedetermine ito yung pinaka, pero hindi mo alam yung pinakamababa? Maliwanag po ba mga kapatid? Alright. Sana huling pag-uusap na natin yan patungkol sa pera. Kasi mag-aaway-away tayo sa church na ito sa maraming dahilan, pero hindi sa pera. Kasi hindi kita minahal dahil milyonaryo ka. Hindi kita minahal dahil bilyonaryo ka. Mas mahal ko po ang mahihirap sapagkat mas hiniisip ko paano makatulong sa kanila. Are you with me? Marami akong pangangailangan na nakaraan linggo. Wala akong hininga ng tulong sa inyo. Ang dalangin ko pa, Lord, pagpalain mo ako para makatulong ako sa iba. Kasi ngayon ko nakita na meron kang pinagpala noon na pinagpala mo para pagpalain ako. And I want to be the part, a part of that system. Tayo sandali manalangin. Ang mabanal, maraming salamat po. Salamat po talaga sa iyong mga turo. Lord, kung dumating sa punto na talagang ipipin-post ko po ang mga napag-usapan namin ngayong umaga. Pero Lord, ang dalangin ko, huwag mong galitin ang sino man. Huwag mong galitin ang mga sino man na kabahagi ng Metro Laguna Baptist Church o malapit sa amin. Sapagkat hindi mangyayari ang gusto ng sino man kung hindi mo pinahintulutan. Lord, pinahintulutan mo mangyari ang nangyari sa Metro Laguna Baptist Church sapagkat meron kang layon. Lord, pang-apat na linggo pa lang po ito since it happened. Pero salamat po sapagkat marami na akong natutunan. Mga bagay na dapat naglagay na ng takot sa aking puso para ako sumuko. Pero Lord, alam ko na mahirap, alam ko na mabigat, ako po ay senior citizen na. Kung ito nangyari na ako'y bata-bata pa at andun pa ang kasigasigan, aggressiveness and everything, Lord, probably hindi ko masyadong iindahin. Pero Lord, ikaw na nakakaalam ng aming katatayuan, ay pinapasalamatan ko po sapagkat yung mga hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko ngayon, kaya ko pala. So Lord, yung mga gagawin pa na ikaw ang naglagay, patuloy na nangungusap, ay Lord, salamat po by virtue of Philippians 2:13. Patuloy mo pong kilusin ang aking puso at isipan ang aking paningin. Gaya na sinabi ng Panginoon Jesucristo, His eyes affected His heart.
when he saw the great multitude walking about, having no shepherd. Lord, use my eyes to move my heart. At dalangin ko po, Panginoon, na like yung sinabi niyo po sa Psalm 78, na you led your people Israel through the works of your hand and by the skillfulness of your hand. And by the generosity of your heart. Lord, affect my heart and move my hands. Move my entire being. That is also my prayer to my brethren. At Lord, huwag mong galitin ang sino man, kundi tulungan mo na magsiyasat kami through pure conscience. Ano ba ang nagampanan namin? Ano ba nagampanan namin? Para kanino ba ito? Ano ba ang naidulot ito? And Lord, on my part, as a responsible leader, then, now, and tomorrow. Lord, meron po akong bahagi. Meron po akong bahagi. Sapagkat hindi lamang sa pagtuturo, kundi maging sa pagbibigay ng mabuting halimbawa. Gaya na sinabi ni Luke sa Acts chapter 1, that Jesus began to do and teach. He taught his disciples by showing them good examples. Lord, sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 4 and verse 9, ano man ang nakita mo sa akin, itinuro ko sa iyo, ipinangaral, lahat gayahin mo. Lord, hindi ko pa kayang sabihin sa kanino man, sa kakaunti o sa marami, na anuman ang nakikita mo sa akin, kung sino ako, gayahin mo. Lord, wala akong ganun confidence, kagaya ng sinabi ni Apostle Paul. Pero Lord, I'm working on it. By virtue of Acts 24:16, by keeping myself in a regular discipline to maintain a conscience void of offense before God and man. Lord, sapagkat ikaw lamang naman ang nakakaunawa ng tunay na motibo ng sino man. Kami humuhusga lamang sa mga bagay na nakikita namin at naririnig namin. Pero ikaw, Panginoon, ay alam mo ang dahilan ng lahat ng mga bagay. At sa iyo, wala kaming maikukubli. Lord, sa iyo ako nakatuon. Kilala mo ako at binibigyan mo rin ako ng pagkaunawa para makilala ko ang aking sarili sa iyong harapan. Kung anong pagkakilala mo sa akin. Lord, I cannot live in hypocrisy. I did not play a role of any make-believe person for which I am not. Lord, noon pa sinasabi na namin, sinasabi ko na what you see is what you get. Outspoken lang po ako, Panginoon. Kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung nasa akin sinasabi ko. Pero Lord, wala pong pagbabalat kayo at walang pagtatago.
Marami akong nasabing tama sa maling kaparaanan. Marami akong pakita na hindi marapat, na sa mga nagmamasid, hindi nila nagustuhan. At Lord, I'm not blaming anyone. I'm not blaming you. Pero Lord, nangyari ito sapagkat dalawang bagay lang ang dapat naming magampanan. Matuto kami at maibigay namin ang kaluwalhatian para sa iyo. Maraming salamat po. Kayo po ang patuloy na kumilos. Ang lahat po na ito, dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. And all the people said, Amen. Amen. So sa mga